Buti na padalaw ka. Sa pagdalaw ni Cesar kay Belen sa ospital, dinalhan niya ito ng bulaklak bilang isang pasalubong sa kanyang pangungumusta. At sinabihan naman ni Cesar si Belen na planado niya pala lahat ang mga nangyaring ito. Pinaalala pa ni Cesar kay Belen noong nakarang gabing tinawagan siya ni Belen kung nasaan na si Elise para ma-set up na pala ni Belen si Nanay Lucing. Para makuha na talaga ni Belen ang kanyang gusto at mapalapit na sa kanya ang loob ng kanyang anak na si Elise. Sa una ay nag-deny pa itong si Belen pero sinabihan siya ni Cesar na huwag siya mag-alala dahil kakampi silang dalawa. Umalakak ng tawa si Belen, sinabayan naman ito ni Cesar at nagkaintindihan sila. Samantala, pagdating ni Nanay Lucing at ni Marisa sa kanilang bahay, pinaliwanag ni Nanay Lucing kung bakit nilihim niya kay Elise na buhay ang kanya Nanay Belen. Ayon kay Nanay Lucing, sinunod lang niya ang pakiusap ng ama ni Elise na si Jorge. At ayon kay Nanay Lucing, ginawa niya itong lihim dahil ayon niya masaktan ito si Elise dahil masakit daw ang maabandona ng isang ina. Sinabihan naman ni Marisa si Nanay Lucing na huwag na siya mag-alala dahil kapiling na niya ang kanyang totoong pamilya na makikinig sa kanya. At sinabihan siya ni Marisa na huwag na daw din niya alalahanin si Elise. Sa kabilang dako, sobrang saya naman itong si Belen na makalabas na siya sa ospital dahil diretso na siya sa bahay ng kanyang anak na si Elise. At isa sa ikinatuwa ni Belen ay wala na si Nanay Lucing sa bahay ni Elise. Kailan kaya mabubuking ni Elise ang mga kalokohan, ang mga kasinungalingang ginagawa sa kanya ng kanyang inang si Belen? Mag-subscribe na kayo para palagi kayong updated sa aking advanced episode uploads. Dito lamang yan sa Ang Sayo Ay Akin.